Sabay-sabay pupunta ng General Santos City ang mga miyembro ng Kapwa Community Ministry International sa Tagum City para sumama sa prayer rally bukas. Kabilang dito si Ronel. Sa tulong ng Kapwa, naipundar umano ni Ronel ang kanyang sasakyan. Malaki rin ang naitulong ng mga blessings sa araw-araw na gastusin. Nasa Jansa na rin ang iba pang miyembro ng Kapwa mula Alabel Sarangani na sasama sa prayer rally. Galing Tulunan sa North Cotabato si Aling Christian na handang suportahan ang kanilang grupo. Inilaundangon ang Kapwa kay taon, sir. Umapila siyang huwag ipasara ang Kapwa dahil malaki umano ang tulong nito sa mga mahihirap na gaya niya. Itataon ang prayer rally sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Jansan bukas. Sasama rin sa prayer rally si Mang Isidro na galing pang Bukidnon. Hiling niya sa Pangulo, itigil na ng NBI ang pag-raid sa mga tanggapan ng Kapwa. Sa naunang panayam ng ABS-CBN Davao kay Apolinario bago pumutok ang issue, nanindigan siyang lehitimo ang operasyon ng Kapwa Ministry. Isang religious organization na ang tanging layunin lang po nito ay maiahon sa kahirapan ang mga membro ng Kapwa. Pero ilang beses na binanata ni Pastor Apollo Quiboloy ang patakaran ni Apolinario. Pero kung ikaw nagpa-register ka as religious, onya. Sa kanyang programa kagabi, sinabi ni Quiboloy na labag sa batas ang sistema na ginagawa ng ministry ni Apolinario. Hindi rin umano ito dapat tinatawag na religious group. Nanindigan si Quiboloy na peking pastor si Apolinario. Pero sa kanyang programa sa radyo, binanatan din ni Apolinario si Quiboloy na pinagpalimos umano ang kanyang mga miyembro. Miyembro ni Quiboloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Quiboloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang Kapwa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, Quiboloy. Giit ng magkabilang kampo, tinutulungan lang nilang mapabuti ang buhay at pananampalataya ng kanikanilang mga miyembro. Vina Araneta, ABS-CBN News.